Pinagbabaril hanggang sa mamatay ang babaeng o-order lang sana ng pagkain sa karinderya sa Maynila. Sa tulong ng CCTV, agad natukoy ang suspect na napatay din matapos daw makipagbarilan sa mga pulis. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Sa kuwang ito ng CCTV mag-alas 4 na madaling araw noong April 7, makikitang dalawang lalaki ang magkasabay na naglalakad bago naghiwalay sa Tondo, Maynila. Ang lalaking nakasumbrero, kinilalang si Romel Abalos. Ang kasama niyang nakahood ay kinilalang si Jed Aison. Naging madugo ang sumunod na tagpo dahil dito na pinagbabaril ni Aison si Ronalyn Hamon na umuorder noon na makakain sa karinderya. Mismong si Abalos ang tumukoy at nagturo sa pulis ng kinaroroonan ni Aison. We are 101% sure na siya yung pumatay kay Ronalyn. Dahil sa tato at saka sa mga witnesses na rin, talagang kumpirmado siya talaga. Ang talagang original na pakay nila na patay yung wannabe. Apparently, umorder ito ng droga pero hindi nakapag-remit. Napagkamalan nito na si wannabe ay yung si Ronalyn. Siya talaga yung pumatay kay Ronalyn? Oo. Oh. Talagang kasabot kayo dun sa pagpatay? Hindi po ako. Paano mo nalaman na siya yung pumatay? Doon po sa kuha ng CCTV. Ganun din po yung ano, forma niya. Kasunod nito ay sinailalim ng mga pulis sa bybus si Aison na tulak din umano ng droga. Nang makabalik si Aison sa tinutuluyan sa permanent housing, sumugod ang SWAT at nauwi ito sa enkwentro. Kanina nagkaabutan sa baba, no? Pagkatapos sa meron na kaming initial information kasi nga may hawak tayong witnesses na dito siya tumitira sa kabit niya sa building 18 na to. Nung binubuksan natin ito ay pinutukan yung ating SWAT, so nagkaroon talaga ng ano, na hold pa kami rito kung ilang minuto eh. Kasi talagang lumaban sa amin ng todo-todo. Patay ang suspect at nakuha sa kanyang isang baril at nasa 10 sachet ng suspected shabu. Ang girlfriend ni Aison pati ang dalawang anak nito, nasa kabilang kwarto raw nang mangyari ang enkwentro at maswerteng hindi na damay sa putukan. May narinig na kaming ingay. Bigla na po siyang pumasok doon sa dito sa side ng kwarto na to. Nagkaputukan na, tapos hindi ko na po tinignan, wala na po akong alam kasi na-shock na ako, na nagulat na ako, nag-cover na lang po kami ng mga anak ko. Alam niyo po ba na nakapatay siya? Hindi po namin alam, wala po akong alam dyan eh. Bagamat itinuturing ng SOV na mga pulis ang kaso ng pagpatay kay Hamon, pinaghahanap pa rin ang driver ng tricycle na sinakyan ni Aison pati na ang suspect na nagturo sa biktima. Pag-aaralan pa ng mga pulis kung sasampahan ng reklamo si Abalos habang kukunan lang na pahayag ang girlfriend ni Aison na si Atilio. Nauna nang naaresto ang suspect na si Alfie Cubelo na siya umanong nagturo rin sa biktima at ang umano'y nagbagsak ng droga kay alias Wannabe. Von Aquino, GMA News.